Ah, isang magandang hapon po sa atin lahat mga bro. May tanggap naman tayong TV, TCL. Ang problema daw nito mga bro ay walang picture. Pero mayroon daw liwanag sa screen pero wala lang picture. So, buksan na lang natin mga bro, power on natin para malaman natin kung ano sira talaga nito. Yan, naka-power on na yan mga bro. Antay natin yun. Yan ang problema niya mga bro. Umpisa medyo madilim, habang tumatagal pumaputi mga bro, yan. Umahataw na siya, puro puti. Tapos biglang, dumilim na naman uli. Tapos, parang may bar line dito na vertically na, yan o, bar line mga bro, sa vertical, naka-vertical position. Tapos parang tumatakbo siya ng dahan-dahan mga bro. So yan ang pala ang trouble talaga nitong ating gagawin na TCL. Sana magawa natin to. Dahil pag ganitong mga trouble mga bro, buhay ang backlight nito. So sa makatuwid, ang problema nito sa screen. Sana maopera natin yung screen nito mga bro. Maaring sa top board or maaring sa side COA. Ang trouble nito mga bro sa ganitong problema ng screen. Pero pag automatic nito pag ganitong ano mga bro, ang findings talaga nito, screen talagang sira. Lahat ng technician pag ganito makakita mga trouble ganito mga bro, sa screen talaga. Try nating operahin yung ating top board or side COF. Titingnan natin kung anong boltahe ang nawala rito, kung bakit nagkaganyan lang siya mga bro. So bubuksan na lang natin para malaman natin na ma-test natin yung voltaheng nawala. Ma-voltage check natin mga bro. Yan, dandaan na ano ha, ngayon blue na lang talaga, ay dumilim na lang talaga. Pero buhay ang backlight niya talaga mga bro. So bubuksan na lang natin. So bago pala natin buksan ang tuluyan mga bro, ito pala yung model number na ating ginagawang TCL. Model number ulitin natin mga bro, ito ang model number ito TCL natin ginagawa, medyo nabulol tayo ron. Model number lead 32E4900 mga bro. So 32 inches lead TV, ay smart TV na pala ito mga bro. Kala ko lead TV lang ito, smart TV na pala. Hindi ko gano'n napansin, kala ko ordinary lead TV, smart TV na pala ito mga bro. So tinanggal ko ng mga screw dyan, visual check natin, titingnan natin ilalim mga bro. So, visual check muna tayo mga bro. So, sa ating power, sa ating ano, motherboard, wala naman tayo nakikita mga nagsilubuhan ng mga kapasitor mga bro. So, dito na tayo focus kaagad sa ating top board. Ito yung top board ng ating ginagawa na TCL na smart TV na 32 inches. Medyo maliit lang yung top board nito mga bro. Mag-voltage check tayo kung anong voltahe ang nawala dyan. So, ground tayo. Plug in na lang natin para malaman natin kung anong boltahe ang nawala dyan. Alikabok pa. So power on natin. Naka-standby pa yan. Pag puti yan ganyan mga bro, standby yan. Power on natin yung gitna nito. Yan. So makikita natin, umilaw na yung backlight natin ano. So naka-ground na yung ating test prod. So diretso muna tayo sa 12 volts na ating supply mga bro. Itingnan natin, ito yung fuse, diretso tayo sa fuse. So normal yung ating 12 volts mga bro, 12.0 exactly. So direkta naman tayo, diretso tayo sa, hanapin natin yung BGH o kaya BGL, diretso BGL muna tayo. Ito yung BGL nya, focus muna tayo konti. Focus natin yung ating cellphone na mahinang klase. So mayroon tayong negative 0.6.3. So normal naman yung ating BGL mga bro. BGH naman tayo. Hanapin natin ang BGH. Ito, yan yung BGH natin. Focus lang natin. Yan BGH yan mga bro. Mayroon tayong 20.4 o 21. So round 21 volts yan. Normal din ang ating BGH mga bro. So walang problema yung ating top board sa makatuwid. Kasi normal yung ating DC to DC IC. Kapain naman natin yung mga IC dito kung masyadong mainit ba o ano. Okay naman, hindi naman mainit.
So normal yung ating BGL, BGH, mga bro, na voltage rito. Press pa natin yung iba. Ah, normal talaga. So magbubuksan lang natin tong ating cover ng ating flat screen. Ayo, flat screen, yung ating sa screen, mga bro, yung para baklasin natin yung ano, para makita natin yung side COF. Baka may boltaheng hindi nakarating doon, mga bro, BGH or BGL man. Ganun ang kadalasan dyan. Sana magawa natin to. Medyo pahirapan na naman to ng mga bro na trouble, kasi normal tong ating top board. Kumpleto yung boltahe na nariyan. So buksan muna natin yung ating screen, mga bro, para makita natin yung side COF, para matlaman natin kung magawa ba natin tong ating ginagawang smart TV na TCL. Medyo hard trouble to, mga bro, pag ganitong trouble, hindi basta-basta. Kasi sa screen ang problema. Kung backlight lang, medyo mandali. Kung backlight na, napakalakas yung liwanag. So patayin muna natin. Buksan na natin yung screen, mga bro. Ah, so tuloy natin itong ating ginagawa na TCL na smart TV, mga bro. Ito, nabaklas na natin yung ating pinaka-cover ng ating screen. At ito, mayroon tayong nakitang tatlong side COF ang ginamit nito, mga bro. Pero dito tayo mag-focus sa pinakauna na side COF. Ito, kiniskis ko na ito, mga bro. Naku, nag-blurred na. Titingnan nga, papaliwanagin lang natin. Yan lahat, kiniskis ko na yan, mga bro, para madali nating maano yung test point dyan. Para malaman natin kung anong nawala na voltage dyan, yung BGH ba o BGL. Sinerts ko na rin yan sa YouTube, mga bro, sa ano natin. Tinignan natin yung side data niya, yung side COF data nitong ating TCL na ginagawa. Yung BGH nito, mga bro, ito yung pangalawa. Ano ko lang, hindi pa nakasaksak yan, mga bro. Mamaya natin isaksak, i-share ko lang to sa mga ano, mga kapwa natin technician, mga bro. Yung pangalawa na to, galing sa taas, ito yung BGH base sa data na nakalagay doon, mga bro, ha. Tapos yung itong sa baba na to, yung ito na, itong pinpoint ko na to, ito naman yung BGL, mga bro, ito. So dito tayo mag-focus sa dalawa na yan, mga bro, BGH or BGL, kung anong nawala na boltahe. Tingnan natin, plug in natin, mga bro, para malaman natin kung magawa ba natin ito. So power on muna natin, naka-standby pa yan, power on tayo. Yan, naka-on na yan. Pasensya na, mga bro, medyo boses natin, sinispon tayo. Tambo na tayo nakarang araw. Medyo inrekaso tayo ng konti, pero kayang-kaya naman. So tuloy natin. Naku, nag-blurred na naman itong aking napakaganda klaseng cellphone. Op, mag-focus ka na at ititris ko na. Tagal ah. Gulo ko yun. So yan, nakauna yun, mga bro. Titingnan natin itong, unahin natin yung BGH, yung pangalawa. Ako talaga itong cellphone ko ito nagbablardo. Yan, yung pangalawa na yan. So tupokus ko lang muna dito. Yan, yung pangalawa na yan. Ang BGH, ang lumalabas dyan, negative 3.82. Dapat yan sa BGH ito, sa top board natin na reading natin, mga bro, 20 volts, 21 volts ba yun? Parang gano'n ang voltahe lumalabas. Pero dito sa kanya, yung sa naka-indicate doon sa side COF data natin, yung pangalawa niya ay negative ang lumalabas tuloy. Oh. Ayos lang natin na may do. Ano? Negative 3.64. Yun ang bago tuloy. Ulit natin. Diga, i-centro lang natin, mga bro. Medyo mahirap lang lagi kasi medyo mahalit kasi ito. Yan, pabago-bago. Pero dapat, mataas yan. 20 volts dapat ito, mga bro. Pabago-bago. Titingnan natin yung BGL. Ikaayos natin yung ground natin. Hindi yata maayos. So yun, yung BGL natin, yan, negative 6.3. Negative 6.31, normal yan, mga bro. Yung BGH natin ulit. Ayun na pala yung grounding natin. Kano, negative 3.82. So mag-jump na lang tayo, mga bro. I-jump natin yan, yung BGH natin.
Kukuha tayo dun sa BGH bolted sa ating top board. Ija-jump natin dito mga bro. Bakit negative 3 ang lumalabas dyan? So mag-jump tayo, titingnan natin kung maglalabas ba yung picture ng ating ginagawang TCL mga bro. Medyo hard trouble din talaga ito mga bro. Pero try natin i-jump. Gamitan natin ng magnetic wire na napakaliit na galing sa mga relay ng amplifier mga bro. Update ko na lang kayo mamaya mga bro. Medyo hard, mahirap-hirap nga talaga ito. So tuloy natin itong ating ginagawa na TCL na smart TV na 32 inches mga bro. Ito may nilagay na tayong magnetic wire na napakaliit mga bro, napakanipis na galing sa ating relay na mga sira ng mga relay sa amplifier mga bro. Maganda talaga pang jumper kasi ito mga bro. Jinumper natin to doon sa connection ng ating BGH sa ating top port mga bro. Kung makikita natin dyan, may napakaliit na wire dyan, jinumper natin yung mga bro. Yan, nilagyan ko ng tawag to masking tape. Yan mga bro dito. Kumuha tayo sa BGH, nag-jump tayo. I-jump natin dito sa kiniskis natin na BGH na test point base dun sa size COF data na natin nakuha mga bro. So plug-in natin mga bro para malaman natin kung magka-display nga ito pag na-jump na natin tong ating BGH voltage. So power on natin mga bro. Medyo talagang sa mga baguhan na katulad natin mga bro, medyo ingat lang talaga tayo dahil medyo may kaliitan talaga tong ating inoopera na side COF. So yan, lumiwanag na mga bro pero wala pa rin display na maayos. So ito, Tetris, lalapit lang natin yung tester mga bro. So ito na yung focus ko lang. Ito na yung magnetic wire na may BGH voltage mga bro na galing sa ating top board. So yan, kikita natin sa tester mga bro. Mayroon tayong 21 volts na BGH voltage o kaya 20 volts. Nagbabago-bago minsan yung galing sa top board natin. So itatap natin dito sa ating side COF. Doon sa pangalawang mga bro, yun yung ating hininangan na dyan para medyo madali nating itap ng ating ano. So try natin itap mga bro ha, itong ating jumper na galing BGH voltage. Tingnan natin yung reaction ng ating screen kung magkaroon ba siya ng display. Ayos lang natin. So itatap ko na mga bro. So yan, yun, nagkaroon nga mga bro. Yun, lumabas no signal mga bro, nakita nyo. So focus ko lang. So dito talaga ang trouble niya sa makatuwid sa ating BGH. Hindi talaga nagsinungaling yung data na nakita natin dun sa ating sinurge natin sa YouTube din mga bro. Kaya malaking tulong talaga yung ating mga mahal na mga kapatid na mga master mga bro. At paano nakakuha tayo ng mga ideya. Maglayin tayo mga additional technique mga bro. Kasi malaking tulong yung mga side COF kasi medyo mahirap hanapan ng mga data. Kaya bumabase lang tayo dun sa mga nahahanap din natin sa YouTube. Kaya malaki ang tulong ng YouTube mga bro pag nag-research tayo. Lalo na sa katulad natin mga baguhan na ng mga technician, may mga makukuha tayong mga technique at dagdag kaalaman, idea mga bro. So ipifix lang natin mga bro, ihinang lang natin, patayin ko muna, bunutin lang natin. Ipix natin tong ating jumper na pagkalagay. Kasi gabuhok lang kasi ito mga bro, kung makikita nyo, mahina-hina mata natin. Hindi natin basta-basta na makikita mga bro. I-fix lang natin, iayos lang natin pagkano para matesting natin na maayos. So ito na mga bro, nahinang na natin doon mismo sa BGH na ano mga bro, doon sa ating side COF. Ayan na, pero hindi pa natin inayos ha, for final. Hininang ko lang muna mga bro, tapos testing natin bago natin i-final. Maibabad-babad mo natin ng konti para sigurado lang. So plug in natin mga bro. Yan, nakapix na yun doon sa hinang. Ilagyan na lang natin ang scotch tape na maayos, ay masking tape. So para rin tayo, tingnan natin yung display. Yun o, kitang kita na yung TCL mga bro. Napakaganda na yung liwanag niya. Yun o, medyo babat lang natin ang konti para malaman natin kung may iba pang sirang lalabas. Yan, maganda na yung signal na lumabas mga bro, smart TV na ito. Salamat sa Diyos at
nag-success na naman yung ating operasyon, mga bro. Nagbunga yung ating pagsusumikap, mga bro. Huwag lang tayong basta-basta umayaw kaagad, kailan lumaban para magkaalaman, mga bro. Talagang tama yung sinasabi kasi ng mga kasabihan, mga bro. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Kaya ito, malamang wagi tayo, mga bro, sa ngayon, no? Gumana na, mga bro. Sigurado naman yung pagbigas-bigas natin ito, mga bro. Kasi lumiwalag na, eh. Medyo masaya na naman may ari nito. Lalo na yung gumagawa, mga bro. Masaya lalo. So, i-fix ko lang ito, mga bro, itong ating jumper dito na magnetic wire na gabuhok. Iayos lang natin para maibalik natin yung frame nang maitesting natin na maayos. Para mababad natin ang gusto bago natin tawagan yung may-ari, mga bro. Fix ko lang, mga bro, yung mga bagay-bagay. Ah, so ito na, mga bro, itong ating TCL na ginagawa ng 32 inches na smart TV. Testing na natin, mga bro. So kinabitan muna natin ang ano yan, mga bro, DVD. So power on tayo. Yan, TCL, hindi pwede dayain yan, mga bro, nakasulat. So babad lang natin, mga bro. Tingnan natin kung okay na siya talaga. Gwapong-gwapo na, mga bro. Yun, no? Volume tayo konti. Ay, wala palang battery yung remote niya. So volume tayo. Matigas din pala pindutan ito. Yun. Ah, sa remote, subhalapan natin ng battery. So babad lang natin ng konti, mga bro, ha? Dadapan ko lang ng battery itong kanyang remote. Wala palang battery. Wala pala volume ako ng volume. Hindi ayaw mag-volume, mga bro. Wala palang battery. Babad lang natin ang gusto, mga bro, para malaman kung may sira pa bang lalabas. Pero wag naman sanang may lalabas pa para hindi matapos na tayo. Yun, volume tayo. Yun. Okay. Medyo babad lang natin ang gusto, mga bro, para sigurado. At least nakita na natin, mga bro, napakalinaw na niya na ngayon yung ating ginag-opera na side COF. Yung trouble niya sa BGH voltage, yun ang nawala sa kanyang side COF, mga bro, yung 20 volts na BGH voltage. Kaya nagkaroon ng ganung picture lang. Nawala ang picture niya. May vertical na guhit-guhit lang na tumatakbo. Sana nakatulong itong video natin ito, mga bro, sa mga baguhang nag-aaral pagka-electronic technician, mga bro. At paano mayroon silang mapupulot na kunting kaalaman, mga bro. Yan ang nayambag natin sa ating mga kababayan na nag-aaral pagka-electronic technician, mga bro. So okay na ito, mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood at magandang hapon po sa ating lahat. Tawagan ko na may-ari nito, mga bro, para matubos na. Kulog-kulog din kasi, mga bro. Wow. Ay, alam, patayin ko muna ito bago ko testing ulit ang mga kodo mamaya.